Hello my dear green fingers, welcome back po sa ating channel. Ito po ang second part ng ating episode tungkol sa pag-aalaga ng mga basil plants at iba pang basic information. Saan nga ba nagmula ang Genovese basil at paano ito alagaan? Just stay tuned at be sure na mag-subscribe na po sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page. Ang Genovese basil ay isa sa mga variety ng sweet basil. Ang botanical name nito ay Osimum basilicum Genovese at nabibilang sa mint or Lamiaceae family. Ito ay nagmula sa bansang Italy, particularly sa western part at city ng Genoa. Kilala din ito bilang isa sa mga produkto ng probinsya ng Savona at Imperia. Ang Genovese basil ay isa sa mga popular na basils because of its culinary use, gaya ng pesto na traditional Genovese sauce. Dahil sa trading, colonization at mabilis itong i-cultivate, nakarating natin ito sa iba't ibang bansa. Fun fact number 1, ang salitang basil ay hango sa Greek word na basilius, which means king, kaya naman tinatawag itong the king of herbs. Ang Genovese basil plant ay lumalaki ng 2 to 3 feet, around 61 to 91 centimeters. Ang malalaking dahon nito ay may sweet flavor at may pagka-spicy din. Although ang Genovese basil ay variety ng sweet basil, may bahagyang pagkakaiba ito sa mga common sweet basil. Mas malalaki ang mga dahon ng Genovese at mas aromatic ang amoy. Mas patingkad din ang pagka-green at shiny ng mga dahon nito. Halos wala namang pagkakaiba sa lasa nito na may pagka-sweet, peppery, at spicy at the same time. Ang lifespan ng Genovese basil hanggang 4 to 5 months lang, depende pa rin sa ating pag-aalaga at kung hindi ito masisira ng mga peste. Hanggat maaari ay hindi ito hinahayaang mamulaklak dahil senyales nito na narating na niya ang mature age at eventually unti-unti na mamamatay. Ang mga bulaklak ng Genovese ay maaari pa rin gamitin sa pagluluto pero kailangan in moderation dahil masyado nang matapang ang amoy at lasa nito. Fun fact number 2, ang Genovese basil at upang variety nito ay sinasabing simbolo ng pagmamahalan. Ang Genovese basil ay ginagawang pesto na bagay sa mga dishes na may tomato sauce gaya ng pizza at spaghetti. Maganda nitong gamitin pampalasa sa mga simpleng ulam tulad ng ginisang itlog with tomatoes or tomato basil pasta na isa sa mga paborito kong lutuin. Pwede nitong i-incorporate sa iba pang mga lutuin kaya naman very versatile itong herb. Ginagawa ko ring habit ang pagkain ng mga freshly picked leaves kahit at least 2 to 3 pieces lang. Gaya ng iba pang basil plants, ang Genovese basil may tagline na vitamin K, vitamin C, beta-carotene, calcium, magnesium, at iron. As a medicinal herb, sinasabing ginagamit ito to treat indigestion and liver problems, pang-detoxify ng katawan at bilang antidepressant or natural anti-inflammatory. Ginagamit ito bilang natural remedy sa sakit ng ulo at migraine. Ang amoy naman ito ay ginagamit bilang aromatherapy para sa suportahan ang mental health at invigoration. Kaya naman mahalaga din na patuloy natin gamitin sangkap ang mga Genovese basil at iba pang variety nito sa ating everyday cooking. Ngayon naman dumako tayo sa exciting part, ang pag-aalaga ng Genovese basil upang sa ganyan ay mapakinabangan natin ito ng husto. Please note na ito ay base sa aking experience sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga basil plants. Care tip number 1,
sunlight. Gaya ng iba pang mga herbs, ang Genovese basil ay kailangan ng sunlight at least 46 hours upang mag-thrive. Maaari din ang bright lights kung limited ang sunlight sa inyong lugar. Take note na kapag nasobrahan naman sa sunlight, mas mabilis itong lalaki at magmamature and eventually mamumulaklak. Kung kulang naman sa sunlight, ay prone ito sa mga peste at diseases at magiging stunted ang paglaki nito. Care tip number 2, soil and potting mix. Mahalaga din na well-draining at maraming nutrients ang mga gagamitin nating potting mix sa magandang paglaki at pagtubo ng mga basil plants. Kinakailangan din ang madalas na paglalagay ng mga compost at natural fertilizers. And speaking of natural fertilizers, this leads us to our next care tip. Dahil kinakain natin na fresh ang mga dahon ng basil, nararapat lamang na gumamit tayo ng mga natural na mga pataba. Ang paggamit kasi ng mga sintetikong fertilizers ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan. Usually ang ginagamit ko ay ang compost, worm castings na nakukuha ko lang sa aking bakuran, banana peel or banana peel tea. Gumagamit din ako ng pinaghalong worm cast tea at banana peel tea. Every other week ako nagbibigay ng plant food. Be sure lang na hindi madidiligan yung mga dahon nila upang maiwasan magkaroon ng fungal diseases. Care tip number 4, watering. Importante mapanatiling moist ang lupa ng Genovese basil. Medyo malakas sila sa tubig, especially na nasa container sila nakatanim. Madaling nalalagas at naninilaw ang mga dahon nila kapag laging tuyo ang lupa at nasusobrahan sa sunlight. Kaya water din po pag may time. Care tip number 5, pruning or harvesting. Kapag lumaki na at least 5 to 6 inches ang ating basil plants, ay maaari na natin itong i-prune para maging malago at yumabong pa ito ng gusto. Pagkakataon din natin para mapakinabangan ang mga dahon bilang sangkap sa ating mga lutuin o di kaya gamitin natin ang top part na na-prune bilang palamuti o topping sa ating mga pagkain. Kaya naman feeling chef na nito tayo, di ba? Maaari natin ilagay sa freezer o i-preserve ang mga na-harvest na dahon lalo na kung limited lamang ang ating tanim. Care tip number 6, stem cuttings. Maaaring ma-extend ang lifespan ng ating Genovese basil at ma-propagate ito through stem cuttings. Pumili lamang tayo ng medyo green pa na stem at ilagay ito sa container na may tubig. In a few weeks, magkakaroon ito ng mga ugat. This time, pwede na natin silang itanim sa lupa at meron tayong ngayong bagong tanim na basil plants. Care tip number 7, succession planting. Dahil sa peste at diseases, ay madaling nauubos ang ating mga tanim na basil plants. Kaya naman mahalaga din ang continuous na pagtatanim nito, especially kung madalas tayong gumamit ng mga dahon nito. Madali lamang silang lumaki, kinakailangan lang natin ng konting tiyaga. Thank you.
Genovese basil prone sa pests and diseases na nakukulang ang natatanggap nilang sunlight at nutrients. Napapansin ko rin na dumadami ang mga peste kapag nauulanan ang mga dahon nito. Ang common na peste ay mga uod na kumakain sa mga dahon nito. Mabilis silang dumami kaya kinakailangan na tanggalin agad ang mga peste. Hindi pa ako gumagamit ng insecticide at hanggat maaari ay iwasan ang paggamit nito dahil edible ang mga dahon at maaaring makasama sa ating kalusugan. Common din ang mga leaf miners na mabilis dumami sa at kumalat sa iba pang mga halaman. Kinakailangan na maging alerto at check ng madalas sa mga tanim natin na basil plants at tanggalin ang mga peste. Maaaring ding i-harvest na o i-preserve na ang mga matured leaves. Ang iba pang kumakain ng mga dahon ng basil plants ay ang mga maliliit na grasshoppers, mealybugs, at mga snails. Ang root rot ay isa din sa mga problema sa pag-aalaga ng mga Genovese basil. Ito ay dahil sa fungus at overwatering, hanggat maaari iwasan na maging soggy ang lupa. Kung ang mga basil plants ay healthy at madalas na bibigyan ng nutrients, madali din nila maiiwasan ang mga peste at diseases. Narapat din ang sapat na atensyon upang mapanatiling malusog ang mga pananim. So ito lang po yung mga ating tips and basic information tungkol sa pag-aalaga ng Genovese basil. Sana po ay may natutunan kayo sa ating episode na ito at masubukan nyo rin po magtanim ng mga herbs at iba pang mga basil plants. Maraming salamat po sa panonood at sa pagtangkilik sa ating channel. Subscribe na rin po kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe at paki-follow na rin po ang ating Facebook page. Hanggang sa susunod na episode, stay safe and stay healthy, my dear Greek fingers. Subscribe to our YouTube channel for more gardening adventures. Stay safe and stay healthy, my dear green fingers.